ngayon, kami buhay na saksi nung panahon ni Pangulong Marcos. At handa rin kami humarap. Gusto nga si Ino, pwede na rin. Sinasabi nga namin siya, pwede kami makipagtalastasan sa kanila. Panahon na yun, pag-idigara martial law, doon kami, eh itong mga nagsasalita ng mga ngayon laban, hindi nga nila naranasan yung kung ano yung naranasan nila. Okay. Kung ano yung sinasabi nilang martial law, ang nakikita lang lang, isang version. Okay. Nasa isang side lang sila, sir? So, hindi, ito, yung sasabihin natin, ito yung diretso yung pagsaling salita dito, na kung nakakakita sa nakakilala sa atin dyan. Wala namang sa masamang tumulig sa maling pamamahalan sinasabi nila nung ano ng martial law. Oh, may barong taming namatay pero minsan exaggerated yung bilang. Kanya po eh. Pero sasabihin natin for the sake of argument, eh totoo may namatay. Ang tanong, bakit namatay? Sila na lumaban sa mga kaibigan natin. Pag tayo lumaban at tumawak ng armas, baka handa tayong mamatay. Ang gera, diba, nag-deklara ka ng digmaan, nakahanda kang mamatay. Ngayon, nabaril ka, umawa ka ng armas, sasabihin mo human rights. Eh, paano naman yung human rights yung pinatay mo rin naman na pulis, yung sundalo? Wala bang human rights yun? So, ibig sabihin, sa digmaan, hindi tayo umiiyak, hindi tayo sumisigaw na violate ang ating karapatan. Eh, umawa ka ng armas eh. Yun ang tunay na kung seryoso talaga din sa paglalagol bago. At hindi nagpapabayad. Diyan ka nakakita nung humingi na lumabalit. Kasi sabi, magnanakaw daw yung ano, nakikiparty ka nung sa ninakaw dahil nagpapabayad yun sa pagpaglaban. Saan natin natutunan to? Nga po eh. Nagpabayad ba sila Andres Bonifacio? Nagpabayad pala sila sa kailang pinaglaban. Kaya nung maikita, yung kaibahan, doon mo makikita pag sinurin mo. Totoo, sinasabi ko na sa mga nakakos natin. Okay, totoo may nakulong. Totoo may nakahirap. Sino ba yun din dumaris yung? Eh, sasabihin mo, kung kami man, miskin nga ni Marshall ito. Kung kami nakikipaglaban para sa mga may, nakulong din kami. Nahirapan din kami. Okay. All is fair in love and so in war. Hindi na ka ng digmaan. Nga po eh. Diba? Kung tayo nag-declaran, eh huwag lang kumare, pag tinamaan ka ng bala, kung parang bata, ang humong ka ng boxing, sinapak mo yung sa mong kalaban. Nung sinapak ka, gumanti sa'yo yung kalaban mo, iiyak ka. Ito parang ang bata. O yun lang, mga bigan, mga igan. Walang ganun, sabihin na lang natin yung totoo. Eh talaga naman nakipag-gera tayo, kung talaga tayo nakapag-gera, eh yun lang natin, nakipag-gera tayo. Tapos, eh hindi, nakatago pa tayo sa sabihin din. Tapos, pasensya sa ating mga ano. Kaya sasabihin natin kasi, red tagging. Eh kami, pula. Ako pulahan. Ito, pula. Ever since, pulahan. Hindi nagbabago. So, eh yung konsepto kasi nila nung ano, hindi nilinaunawaan ng mga tao yun. Yung propaganda, yung hawak ng propaganda para masamahin lang yung kulay ng tao. Sabi ko, sinilang ako sa lugar sa 1960. Although, yung lolo ko sinasabi, kaya makatahimik yung araw. So, sinasabi lang, mga ulo, kasi mga, sabi nga, term natin ngayon, mga pasaway. Hindi yun sakta ulo eh. Okay. Ikaw ba naman, maaari pa naman yung gusto mo na mas mangibabaw ka kaysa sa gobyerno.